Nathalie, bago ka pa man maging ganap na mamshi, nag-aalam mamshi ka na rin pala sa mga kapatid mo noon. Yes, oo. Ano ako, masyado akong pag may kailangan kayo or something before nung lumalaki sila, tinatanong ko agad or hindi na tinatanong. Like, automatic na agad yan. Ganun. So may background, so may training ka na. Mm-hmm. At least may experience ka na how to be a mom. Dahil dyan, sumama ka na sa kwentuhan namin, Kenneth Snell, ang brother ni Nathalie. Hi, Kenneth Snell. Hi, Kenneth. Welcome sa Magandang Buhay. Hello. First time mo ba lumabas sa TV? First time lang. Okay. Oh, Miss Tiso din. Nakakita ka na nang nagtutok na parang T-Rex. Ay! Ano ba to? Ano ba to? Sa likod? Nasa likod. Okay. Namaya pa ko, ko sa kanya. Pakita mo nga. Pakita mo yung T-Rex. Game. Sa likod, Kenneth. Uy, yung takot na mutla. Sabi ni Kenneth. Pinapano lang natin si Kenneth kasi baka ninenervyos. Kenneth, ano-ano mo sa Redford White? Hoy! Wala naman sa nila. Wala naman. Charing lang. So, parang pag-away kasi ni Kenneth. Pasensyaan mo na to. Kenneth, charing lang, Kenneth. Kamusta naman, Kenneth? Okay naman po. Masaya. Nandito dito ngayon. Wow! Ilang taon ka na, Kenneth? 24. Ay, gusto mo ba mag-artista? First time? First time mo lumabas? Pwede. Si ate mo, ang dami ng, of course, connections niya ni... Eto, totoo ba na may rules daw ang ate nyo noon sa inyong magkakapatid? Ano yung mga rules na yun? Ano, pinapatulog niya kami ng tanghali. Tapos pag hindi kami matutulog, papaluin niya kami. Ang taray ni ate, disciplinarya. Oo, mami talaga. Anong pinampapalo niya? Meron kasi kami ano, yung bayabas. Ang sakit nun. Pero hindi naman niya tinutuloy. Hindi ko kaya yung may dahon ng bayabas. Yung payat lang yung branch, yan ba yung pinampapalo mo? Masakit. Hindi mo kaya yon. Hindi ko kaya yung pag ganun mo sa akin. Kinmento mo lang yon. Sabi wala pang branch yan. Isa parang branch na rin. Hindi ko kaya yun. Hindi mo kaya. Ako hindi ko naman kaya yung pagkwento mo pa lang. I'm sorry. Totoo yun. Totoo yun sa bayabas na gaganon pa lang sa ere. Gaganon na. Ay, tunog. Tunog yun. Pero hindi naman kayo lumalaban sa atin yun. Hindi naman. Parang, siyempre, mas matanda siya sa amin. Magalang. Tulog ka naman agad, Kenneth, or kunwari lang. Ang hirap kaya magtulog-tulugan, di ba? Nagtatago lang ako sa kumot. Nagkukumot lang. Dati kasi yung panahon ko, tagi ito pag sinabing, matulog ka. Pag hindi, tutusukan yung mata mo, or something. Kailangan kung anong gustong magwalis ka dyan, magwawalis ka. Eh, ngayon, Diyos ko, hindi mo naman pwede. Hindi na pwede. Pero ito, para sa'yo, pareho yun. Totoo ba na nakikipagsabayan ka rin sa kanila ng wrestling? Ayan. Diba? Yes, dati yes, kasi... Yes, Kenneth. Gusto yung kwento ni Kenneth, yung pambabalyan niya sa atin niya. Nagre-wrestling kami dalawa, tapos sumasali. Eh, lalaki kasi kami, tatlo kami lalaki, tapos siya. Like, sumasali siya sa amin. Sabi, huwag ka sumali, hindi ka pwede dito. Hanggang sa'yo. Pero sasali ka pa rin. Wala, sundukan pa rin. Ay! Kaya yung hanggang ngayon, medyo may palaban factor ako. Kasi tatlo yung kapatid kong lalaki. So pag mag-aaway kami, hindi yung tipong, ano, talagang, kakala mo, yung alam mo yung parang ang pangkanto or pang lalaki talaga yung away namin. Oo, kasi lalaki yung nakalakihan mong mga kapatid. Kasi yung mga nakasanayan nila, kakaiba eh. Dapat, tsaka, pag ikaw lang yung only girl, parang feeling mo mag-isa ka lang. So, kailangan makipagsabayan ka. Pero may peklat ka sa ilong dahil dyan sa mga pakikipag... Yung isa kong kapatid, dahil nagalit siya sa akin, kinumuha siya ng bakal, hinampas niya yung buong mukha ko ng bakal. Hindi sila pinalo, sina Kenneth, or yung kuya mo? Pinalo yung mga yan, wala na yan. Kasi, yung bata kami, talagang lahat kami palo. Pag may ginawa kami, talagang masasaktan talaga kami. Mm-mm. Minsan, ano, pinaluluhod pa kami sa munggo. Ay, naabutan yun. Traditional yung nanay niyo. Ikaw mag-alala, Kenneth. Munggo, asin. Pinagdaanan natin lahat yan. Maniwala parang ka sa akin. Parang nagsasumpong si Kenneth sa'yo. No? Parang ikaw yung magtatanggal sa kanya. Ikaw mag-alala. Kasi na-experience din namin. Oo. Kaya ganun din kayo. Pinaluluhod din kayo sa munggo. Oo, no. Pinaluluhod kayo sa munggo. Ako, kinain ko lahat ng munggo. Pating mama. Ayan. Pagsabi ng nanay niya, sana yung munggo! Kinain na niya lahat. Nag-alit yung nanay niya ulit. Ito, puro ano eh. Hindi, pero ngayon, kasi magkakampi na kayo, syempre, dahil nag-mature na. Sabi ng ate mo, Kenneth, sa TWBA na,
kayo raw talaga yung magkakampi, as in pinagtatanggol mo siya sa lahat ng mga umaaway sa kanya. Umaaway mo ba sa akin? Oh, totoo. Pinagtatanggol ko siya. Siyempre, kapatid ko siya, ate ko. Siyempre, hindi ko siya papabayaan. Ako ang bahala sa kanya. Oo, tingnan nyo ha. To support dun sa sinasabi mo, panoorin natin to. Halimbawa lamang, Nathalie, ang iyong kapatid ay may mga kaibigan. And then, you know, boys, they have conversations and he would hear all these things. Malandi ang kapatid mo. What do you want to tell your brother? What do you want your brother to tell his friends about you? Actually, I'm proud of my brothers. Sila pa yung makikipag-away dun sa mga lalaki yun. Anong sinasabi nila? Sabihin nila, huwag mo sasabihin yan kung hindi susuntukin kita. And then I'm like, ooh, you're so cute. Gumagano pa ako. Doesn't they actually like they're there for me. Pero may ganito talagang pagkakataon, Kenneth. Meron naman sa mga, lalo na sa social media. Pero hindi nila maintindihan yung minsan yung mga roles ko or something. So syempre, pupunta sila gano'n sa pamilya ko. Gano'n ka nasasaktan pagka ganun? Ano yung pinakamasakit sa'yo na narinig or nabasa mo? Parang ano, palengkera, siguro, okay. Mga ganun. So, at paano mo ito tinitake? Hindi ko na naman pinapatulang kasi kilala ko naman yung kapatid ko eh. Ako naman yung nakakilala sa kanya, kaya kahit sabihin naman nila kung anong gusto sabihin nila, hindi naman totoo, okay lang. Ang galing mo dyan, Kenneth. Pero kung sina Kenneth naman, protective sa kanilang ate, si ate Nathalie naman nila ay very supportive. Yeah. Kenneth, totoo ba na ang ate mo ay stage sister siya sa mga sinasalihan mo mga may mga suggestions? Ano, lagi niya ako sinusuportahan. Sige, kaya mo yan. Labanan mo lahat yan. Siyempre, oh, sige. Actually, lagi ko siya ginangarag din eh. Pero kasi, minsan, pag ginangarag mo yung kapatid mo, it doesn't mean na you gusto mo mapasama sila. Actually, kaya mo sila kinukulit. You want them to be better and you want them to be the best. You know? Yeah. For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.